Magandang buhay! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa integrity, or sa Tagalog, ito ay ang integridad. Marami sa atin ang naguguluhan o hindi alam kung ano nga ba ang kahulugan ng integridad. Maaaring ang integridad ay masasabi rin natin na malapit siya sa katapatan. Pero, simulan natin sa pagbibigay kahulugan kung ano nga ba ang integrity or integridad. Ito ay isang quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change. Sabi nga natin, ang integridad, marami sa atin ang hindi gumagawa nito. Sa madaling salita, ang integridad ay ang pagsunod sa tama kahit na walang nakatingin. Karamihan sa atin, alam, sabi ko nga kanina, o karamihan sa mga tao ay gumagawa lamang ng tama dahil sa may mga matang nakamasid. Ngunit kung ikaw ay may integridad, ang tama pa din ang gagawin natin. Kung inyong makikita sa Venn diagram sa inyong screen, makikita natin na nasa gitna ang integridad na kung saan nag-overlap siya ng ating beliefs, ng words at ng action. Sa madaling salita, ang integrity ay dapat sinasabuhay pa rin natin yung ating paniniwala, binibigkas ang mga salita at ginagawa ang mga kilos kahit meron o walang nakakakita. Ito ang ilan sa mga nakapaloob sa ating integridad or integrity na iba pang mga pagpapahalaga na ating nade-develop. Nandiyan ang pagiging righteous natin, honorable, truthful, blameless, graceful, upright, disciplined, faithful, at holy. Kung titignan natin, sa isang pagpapahalaga katulad ng integridad ay napakadami pang ibang pagpapahalaga na ating madedevelop. Kaya napaka-importante na sa ating pagkatao ay isabuhay natin palagi ang integridad. Integrity feels best kapag even when it makes parts of our life harder. Kahit na alam naman natin sa buhay natin, nahihirapan tayo, minsan gusto na natin gumawa or sumuko, diba? Gumawa ng mga hindi tama, pero sabi nga natin, kailangan ipagpatuloy pa rin natin ang mga bagay na nasimulan natin na kung saan ito ay makakatulong hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa. Even when it allows others an unfair advantage. Isa sa mga pagpapahalaga na nabanggit natin ay yung pagiging blameless. Hindi dapat tayo agad-agad nang huhusga, nandiyo-judge ng isang tao. Diba? Even when it requires uncomfortable conversations. Minsan, hindi tayo komportable sa mga pinag-uusapan. Gusto na nating maglabas sa ating bibig ng mga salitang hindi tama. Pero again, kailangan pa rin natin magkaroon ng integridad. Even when it exposes my weaknesses. Alam naman natin, ang bawat tao ay may strength, pero hindi lang strength, kundi meron din tayo mga kahinaan or weaknesses. At hindi dapat tayo mahiya about doon, kundi itong weaknesses natin dapat ay lalo pa natin itong palakasin. Even when it means I won't fit in. Alam naman natin, sa buhay natin, change is constant. Alam naman natin, kailangan natin makisalamuha. Pero, napaka-importante na sa pakikisalamuha natin ay ang integridad. Kasi dito lumalabas ang ating pakikipagkapwa-tao. At alam naman natin na sa buhay natin, kailangan natin ang ating kapwa. Even when no one else will know the difference. Kahit alam naman natin na medyo, katulad nung nabanggit ko kanina, medyo mahinap. Tapos alam naman natin na parang wala namang pagkakaiba kung ito or ito ang aking gagawin. Kung alin man sa dalawang options na aking gagawin. Pero alam naman natin, every little thing can make a big difference. Even when it requires me to treat others better than they treated me. Alam naman natin na porket ganito yung pakikitungo sa atin, ay ganun na rin yung pakikitungo natin sa kanila. Dapat, hindi, kunyari may sinabi siya sa ating hindi maganda, hindi naman ibig sabihin na pagtalikod niya ay sisiraan natin siya or i-judge natin siya. Sabi nga natin, kahit meron o wala, dapat sinasabi or ginagawa pa rin natin kung ano ang tama. How to develop integrity? Katulad ng aking nabanggit, dapat maging tapat at totoo. Ito naman ang isa sa mga layunin ng ating isipan, di ba? Ang alamin ang katotohanan. At syempre, kailangan natin maging tapat. Do the right thing at the right time in the right way. Ano man ang sitwasyon, ano man ang ating pinagdadaanan, dapat gawin pa rin natin kung ano ang tama. Pero hindi lang basta kung ano ang tama, kundi kung ano ang mabuti. Protect and consider a reputation at all times. Alam naman natin na pagkakaroon ng integridad ay ang nakasalalay dito pati na rin ang ating dangal.
Diba yung dignidad natin bilang isang tao at maging loyal. Sabi nga natin, ang hirap-hirap makahanap ng ganito. Pero alam naman natin na yes, mahirap nga makahanap, pero ito ay kailangan magsimula muna sa ating sarili. Sabi nga natin, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Isa pa sa mga dapat nating tandaan, again, ang integridad ay katapatan. Ito ay nagbibigay galang din sa iyong sarili. Kung may paggalang ka sa iyong sarili, nangangahulugan ito na malinis ang iyong konsensya at nakakatulog pa rin tayo sa gabi ng mahimbing. At bibigyan din tayo ng, dahil nga meron tayong integridad, bibigyan tayo ng ating kapwa ng paggalang at pagkakatiwalaan tayo ng ibang tao kapag tayo ay may integridad. At isa pa, ang taong may integridad din ay madaling maimpluwensyahan. Hindi niya kailangan ng titulo o kapangyarihan upang mamuno. Kasi everyone is a leader, alam naman natin yan. Tumatakbo na ito sa ating dugo as a person. At lagi nating tatandaan, even though walang nakakakita, ginagawa pa rin natin ang tama. Sinasabi pa din ang mga salitang tama kahit meron o walang nakakakita. At isa pang paalala para sa inyong lahat, ang kaisipan ay lumilitaw sa salita at ang salita ay kumikilos sa gawa. At ang gawa ay umayabong sa ating ugali at ang ugali ang nagpapatigas sa karakter ng ating pagkatao. Yun lang at sana lahat tayo ay patuloy natin pausbungin ang ating integridad. Maraming salamat, paalam!